Hello, this is Mark once again, and pag-uusapan natin how to prepare ourselves to an interview. And I'll be right back with you and bibigyan ko kayo ng mga isang matinding tips after ng intro na ito. Isang defining moments talaga sa atin kapag sasabak tayo sa interview, especially kung first time or first job mo ito. On my personal opinion, subjective kung paano tayo papasa sa isang interview. And based on my experience, meron kasi ako mga interview na talagang umabot ng 2 hours pero hindi ako natanggap. 2 hours pero hindi ako natanggap. Meron naman 5 minutes lang ng conversation namin na I job offer. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga dapat gawin at mga paghahanda sa isang job interview at nang sa gayon, matanggap tayo. Disclaimer lang muna, ang video na ito hindi tungkol sa paano pumasa but rather how to prepare yourselves to an interview. Sabi ko nga, very subjective yung pagpasa sa isang interview. It really depends sa HR, it really depends on your employer kung tatanggapin ka nila. Pero sabi ko, mas lamang ang prepare. Okay? So una, you can research the organization. Kung may access ka sa internet, pwede mong i-check yung background ng company or yung prospect employer mo. In that way, magkakaroon ka ng knowledge tungkol sa kanya. If ever na magtanong ito during interview, pwede ka rin magtanong sa mga social media groups like Facebook. Big pogi points kasi kapag mayroon kang alam sa kanila, para bang you're showing that you're really interested na matanggap doon sa company. Pangalawang tips na pwede kong may bahagi sa inyo, you can prepare possible questions and answers. Practice muna bago sumabak sa interview. Dito, you are building your own confidence sa mga possible na tanong sa iyo. Pwede mong isulat sa iyong notepad or sa iyong notebook para di mo makalimutan or sa iyong notepad sa iyong computer if ever online yung interview. Mas magiging magaan kasi kapag na-anticipate mo na yung mga maaaring matanong sa iyo and meron kang prepared answers. For me, for example lang naman, madalas tanongin niya minsan yung tell me about yourself. So, bago ako sumabak sa interview, naano ko na yun eh. Kumbaga, na-practice ko na yung mga sasabihin ko about sa aking personal information. So, yun lang yun sa mga pangalawang tips ko sa inyo. Pangatlo na tips, since nag-research ka tungkol sa kumpanya o sa client mo, syempre mas maganda na mag-research ka rin tungkol sa role ng trabaho na ina-applyan mo. Very vital or important ito dahil dito malalaman na employer kung may sapat kang kakayahan to fit the job description. And of course, dito mo may express ang sarili mo tungkol sa interview or during interview about your interest tungkol sa role na hinahanap ng isang kumpanya. Pangapat na tips, you can check necessary things. Kung online ang interview, you can check your audio, your headphone, your headset, if it's working properly. You can check your background noises and you can check also yung background mo, yung nasa likod, kung maayos ba or magulo, yung posture. You can also check your personal groomings, your internet connection as much as possible. You have to prepare a backup internet if ever na magkabira sa internet connections. Check mo rin yung webcam or computer mo. Make things na itong mga bagay nito ay gumagana bago ang interview. And you can research about sa application na gagamitin ninyo sa interview like Zoom or Skype or Google Hangout ba yan. Make yourself to be familiar with those applications. At kung may backup ka like laptop or phone, if ever na putol yung inyong conversation, mas maganda na meron ka nitong mga bagay na ito. Panglima, syempre di mawawala yung aura natin. Kung ano nga ba yung damit na susutin natin kung nag-ask employer ng face-to-face interview through webcam. You can wear a corporate attire. Siyempre, wag naman yung sobrang bonggang-bongga o sobrang OA naman. You can wear a semi-formal dress and make sure na di madidistract yung nag-interview sa kasawatan mo. Sabi nga, first impressions last. Most likely, makaka-receive ka ng email or text about sa date and time ng iyong interview. So, you can plan ahead sa mga activities or gawain mo on that day. In that way, walang magiging sagabal sa araw na yon and make sure na prepare ka physically and mentally. Magkaroon ka ng sapat na tulog, tamang kain, and you can prepare yourself at least 15 minutes before the interview.
Kung during interview, huwag kang maya na magtanong kung mayroon kang hindi naintindihan at huwag mong ikakat siyempre yung nag-interview sa iyo habang nagsasalta kung mayroon kang gustong klaruhin. At magtanong ka rin sa mga bagay-bagay na pinapaliwanag nila. In that way, you have a more understanding about the job that you're applying for. At huwag kakalimutan ng prayer and pasasalamat. Maraming salamat sa pakikinig and hopefully na mapasa natin yung ating interview. Do not forget to subscribe and hit the notification icon so in that way you'll receive daily updates. And again, this is Mark and have a great day sa ating lahat.